Ito, sinasabi nila, unang rumesponde daw itong Office of the Vice President sa kasagsagan daw po ng bagyo, na sinasabi ko naman, hindi siyang kauna-unahan. Yes, rumesponde din siya, pero marami pang mga nauna. At DSWD nga, mas mabilis eh. Diyan-diyan, preposition na yan. So anyway, parang utang na loob pa natin ngayon na kumilos ang kampo ni VP Inday Sara Duterte na nagbigay daw ng relief. Again, trabaho niya yan. Kasi Office of the Vice President yan eh. Ano ba yung nasa accomplishments? Ano ba yung pinakaginagawa ngayon ng Office of the Vice President? Diba? Humanitarian assistance yan. Trabaho niya yan. So, sige, magpasalamat tayo dahil ginagawa niya yung trabaho niya, pero hindi dahil initiative. Kasi ang iba, may ibang mga DDS, pinapalabas sila, buti pa si Inday Sara Duterte nagkusa. Hindi nagkusa. Dahil trabaho mo yan. Diba? Trabaho mo yan. Dapat gawin mo yan. In fact, ha, malaki yung budget nila dyan sa pamamahagi ng relief. At ngayong 2025, alam nyo ba kung magkano hinihingi ng opisina ni Inday Sara Duterte? Tumataginting na 2 billion pesos. 2 billion pesos ang hinihingi ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang budget sa 2025. O, ito na naman tayo. Budget season na naman, ka-coffee. Ang problema, baka no comment na naman, maririnig natin yan kung magkaroon ng hearing. Kasi dalawa yan. Siyempre, deliberation niya sa House of Representatives. May deliberation din sa Senado. Siyempre, kailangan mo i-justify para saan yung hihingiin mo. E problema, sa previous hearing, sinakalkal yung mga confidential funds ni Inday Sara Duterte, no comments niya. So, meron siyang spokesperson, etc. Pero wala tayong mapigil sagot sa kanya. O ito na naman, budget season na naman. Maririnig na naman siguro natin ang no comment. Tingnan natin. Nasa headline ng Manila Bulletin, Sara Duterte, 6.2 billion pesos OVP budget for 2025. Wow, laki ah. 2.03 billion pesos ang proposed budget nila sa 2025 na sisimulan na pong i-deliberate next month po yan. Dalawang version yan. May deliberation sa House of Representatives, may deliberation sa Senado. Based on the 2025 National Expenditure Program or NEP, or proposed budget for the coming year posted on the Department of Budget and Management website, the Office of the Vice President is seeking a budget of 2 billion pesos, 2,037,305,000 for its third fiscal year. Duterte earlier said that her office will not seek confidential and intelligence funds for 2025, unlike her 500 million proposal for the OVP last year. Aba dapat lang. Mahiya naman siya, di ba? Kasi hindi niya nang maipaliwanag kung paano ginastos yung confidential funds na yan eh. Noong 2023 niyang request, no, for 2024 eh. Magre-request pa sila ulit ngayon. At least na-realize sila yan. O, hindi nag-request ka-coffee ng confidential fund at Intel fund. This brings her total proposed budget for next year 336,714,000 lower than her proposed 2024 budget. Eh, dapat lang. Included in the 2.037 billion proposal are 188,514 for personal services. So para sa tao lang yan, ha? Pasahod lang yan. Napakaraming tao. Diyan ba? Diyan ba nakakarga yung security personnel? Mukhang hindi. Kasi ang sahod niya galing sa AFP at sa PNP, no? Tao pa lang niya yan, ha? 188 million pesos, ha? Pasahod lang yan, ha? Personal services lang yan. Another 1.7 billion para sa maintenance and other operating expenses. Itong MOOE na sinasabi natin, 1.7 billion. Yan, diyan kumukuha ka coffee yung mga assistance na ibinibigay, yung mga financial assistance na yan, burial assistance na yan, medical assistance na yan, relief operations. Trabaho niya yan ka coffee dahil hinihingian niya ng budget yan para sa kanyang mga relief missions. Again, hindi niya initiative yan. Trabaho niya talaga yan. Ang initiative, yung hindi ka required na gawin mo. Halimbawa, yung efforts ng mga individual, hindi mo trabaho yan, pero nag-initiate ka na gawin yung trabaho mo. Pero itong kay Inday Sara Duterte, hindi niya initiative yan dahil expected sa kanya yan. Yan lang gagawin niyo, wala lang siya sa DepEd. Hindi rin siya tatanggap ng kahit anong posisyon. Hindi, pagbutihin niya na lang yung trabaho niya dito sa humanitarian efforts niya sa pagbibigay ng suporta sa mga kababayan natin nangangailangan. 1.7 billion ha? 1.7 billion ang nakalaan para sa kanilang MOOE. At meron pa silang 56 million para sa capital outlay. Ito yung mga, baka may i-co-construct sila, ng mga opisina o kung ano man yan. The OVP staffing summary report also showed that Duterte
will receive a total of 3.9 in salary for 2025. Biruin mo, ha? Wow! 3.9 million pesos, ha? Sahod lang yan niya, ha? Sahod niya lang for 2025. Sige, divide niya natin ito. Laki pala ng sahod, eh. Kaya pala hindi magre-resign. 3.983. O, divide natin yan sa 12. Sige, kasi kasama ng allowances dyan, Kakofi. May mga allowances yan. Chiching, 331,000 a month, ha? Tapos wala ka ibang gagawin, no? 331,000 sa isang buwan ang sahod, tapos wala ka lang gagawin. Ay, wow! Sana all! At hindi na siya sa utos ng presidente kahit ano pang ibigay dyan. Her chief of staff will receive 2.2 million pesos, laki ha, in salary, while the assistant chief of staff will receive 2.9 thousand for next year. If approved, the proposed 2.03 billion budget would still be higher than 1.8 billion for 2024 that the OVP received. Laki ng itinaas ito, ha. 200,000 din. May gitong 200,000 yung inangat ng budget na ito, ha. The OVP's budget was one of the cruises that might have led to her falling out with Marcos administration. Last year, even after the approval of her 2.3 billion budget proposal, Congress removed 500 million allocation for confidential at intelligence funds, which were originally included in the OVP's MOOE. Eh kasi kung naipaliwanag niya lang naman ang maayos yan, kung saan gagastusin yung sandamukal na pera na yan, salapin na yan sa confidential funds, edi hindi dapat nagkaganyan-ganyan yan. Problema, no? Comment ang naririnig mo. Ay, nako! Ang tanong, aprobahan kaya ng Kongreso? Hihimayin yan. Hihimayin yan, Kakofi. Yung 2 billion na yan na nire-request ng OVP, saan mapupunta yan? Pero actually, kung hindi lang ganyan kabitter ito mga DDS, common practice sa Kongreso, at sa Senado, common practice yan, nagkakaroon ng courtesy approval. Kapag ang budget, ang hinihingi budget ay Office of the President at Office of the Vice President. Yan dalawa na yan. May tinatawag tayong courtesy approval. Hindi na hinihima yan. Bilang paggalang na lang ng mga mababatas yan, right away, formality lang, ina-approve nila yan. Pero dahil maraming hindi may paliwanag, ayun, hindi nagkakaroon ng courtesy approval. Light pa rin, Kakopi. Light pa rin. Pero ngayon, I don't see na magiging madali para sa OVP itong budget na yan. Siyempre, sisingilin din sila eh. Saan ang ginawa ninyo? Kakopi, question natin sa OP-OVP. May sobra kaya sa budget nila last year? Kung meron, na-report kaya, sabi ni Mel Ikawat. Usually, meron naman talaga. Halos lahat ng agency, Kakopi, may budget yan na hindi nagagamit. No? Ang protocol naman natin dyan, babalik yan sa Treasury. Babalik yan sa gobyerno ng Pilipinas, no? Underspending, no? She was bragging about her plastic relief goods that only had a little content, then only a few were given, sabi ni Claire Elizabeth Foy. Na-expected sa kanila, Kakofi, trabaho nila yan, eh. Binibigyan sila ng pondo. At ang nakakatawa dito, ha, may mga DDS na eng-eng din, eh. Kulang din sa, ano, eh, kulang din sa, hindi ko alam kung anong kulang, no? Ewan ko, pakapagyabang lang. Sabi nila, dapat daw, ang kumikilos ang gobyerno. Gobyerno daw ang kumikilos dahil may makinarya daw ang gobyerno. May pondo daw ang gobyerno. Hindi nyo ba nakakalimutan na si Inday Sara Duterte ay parte ng gobyerno? Vice-presidente. Vice-presidente si Inday. So parte siya ng gobyerno. Ang OVP is part of the government. At may pondo. Totoo kayo. May pondo ang gobyerno. At si Inday Sara Duterte, may pondo siya para sa relief mission niya. Baka nakakalimutan ninyo. Sa mga tao na ito, Kakopi, basta talaga lang. Oh, makapanira lang talaga. Maria Sara, mga mangmang, mga DDS, kasi matakaw sa pera ng gobyerno. Doon tayo natatawa eh. Ang gobyerno daw kumilos. Kumilos ang gobyerno. Si Sara, hindi parte ng gobyerno. Ayusin nyo yung mga pinagsasasabi nyo dyan. Margie Espino, ayan, sumbong na naman sa tatay niya. Malamang Kakopi. Yung pagkilos-kilos ni, tawag yan, pagkilos-kilos ni Bato, yung paghahanap-hanap ng volunteer ni Bato Kakopi. May ano yan, tawag yan. May ano yan, may utos. May nagbasbas dyan. Nag-utos dyan. O, oh, ito, naka-apoy yung anak ko dyan. O, oh, gawin mo naman ng paraan. Siyempre, may sarili ata silang gobyerno, sabi ni Yadi, ang friends. Ayun, yun na nga, Kakopi. Zenga Ripoll,
Alvin Villar Nieva ako, followers ni Kakofi noon, hindi na ngayon. Maninira kasi akala ko patas, bias po siya, Your Honor. May bayad kaya may mga sayad, sabi ni Senga Ripple. Bias daw tayo, definitely. May tao bang walang bias? Siyempre meron, ako bias ako sa administrasyon. Bias ako kay PBBM kasi naniniwala ako sa kanya. Diba? Alam mo, masiraan ko si PBB, meron doon sa kanya yung bias. Walang taong hindi bias. Even yung mainstream media may bias. Kailangan mong tandaan yan. Sige, aralin mo. Sige, Zenga Ripol, ha, I suggest. Sige, search mo sa Google after ng live stream natin, ha. Media filters. Yan, check mo, Kakofi. Zenga Ripol, media filters. I-check mo dyan. May limang filter si Chomsky. Yan, nag-lecture na tayo dito, ha. Media studies ito, Kakofi. Kahit anong organization, may bias dyan. May pinapaboran yan. Kahit mainstream media, Kakofi. Hindi mo pwede sabihin walang bias. Lahat tayo may bias. May pinapaboran tayo. Diba? May isang magazine na pang babae. Diba? Halimo, Cosmopolitan. Malamang ang bias yan sa babae. yun eh. Yun yung organization niya eh. Diba? Check mo. Sige, para ma-educate ka din. Yan, media filters. Check mo dyan sa Google kay Chomsky. Kay Herman Chomsky. May bias daw ako. May bias naman talaga. Kasi mo nagsabi wala akong bias. Don't mind that bull, sabi ni Claire Falls. Ben Payne, ayan, correct. Ewan ko sa mga DDS na yan. Si Kakofi, mga DDS, mang-mang talaga, sabi ni Maria Sara. Ewan ko dyan. Oo. DDS, ayan, mga DDS. Bias din eh. Kay Tatay Diggs lang ang magaling sa kanila, Roel Man. Exactly. Kung bias kayo, kay Digo, bias din kami sa administrasyon. Ganun yun. Kilala ko siya. Mel Ikawat, sabi ni Minerva Stork. Pro-government tayo for New Philippines, sabi ni Victor Corpus. Margie Espino, correct. So, Kakofi, sino ba si Harriet para siraan? Sabi ni Seth. Anyway, sige na. Ang haba na, nakapadal-dal tuloy tayo, Kakopi. May mga Kakopi tayo nakikinig po sa Facebook. Arthur Demesa, Lorenzen, Akub, kay Ordep, Kenzona. Shoutout po sa inyo. O siya, mga Kakopi natin na nasa Facebook. Ayan, kumusta kayo dyan, Kakopi? Maraming salamat po sa mga sumama sa ating live stream ngayong araw po ng Lunes. Ha? Ngayon po, July 29. Thank you, Kakofi, sa mga nagsisama po sa atin. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang, Kakofi. Please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube, click nyo lang po ang subscribe. Yan, dyan po sa baba. Click nyo lang po ang subscribe. Alright, ako magpapaalam sa inyo. Bye-bye, everyone. Pleasure to be here. Sabi ni Claire Elizabeth Foy. Thank you, ha. Ma'am Claire, para kayo nakita, ma'am, dito sa channel, no? O ngayon lang active sa magko-comment, no? Mahalin natin ang Pilipinas. Magandang message yan, Kakofi, ha? Kay Ma'am Nilda Galvez. Alright, sige. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat po kayo, Kakofi. Nasaan man po kayo. Panig ng daigdig. Again, Ma'am Carclea, thank you so much sa iyong pa-star, pa-super chat. No? Thank you, everyone. Bye-bye.